Na? Yeah, oo. Pala, Okay. sorry. Okay, magandang gabi sa lahat. Ako po si Ashley Sarmiento, ang inyong lingkod, RCC. Ako po ay negative sa laban na ito. Okay, yan lamang po. Okay, thank you po, Ate. Ashley. So, dito mo tayo sa, ano, sa freelance, si Ate Sarah. We have 1 minute po for ano, greetings or introduction. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Sarah, freelancer. Yun lang. Okay. So, thank you so much sa inyong lahat. Let's start. Yung sa affirmative natin, meron pong 10 minutes na time. So, mag-start po yung time ninyo kapag nagsalita na kayo. Go ahead. Okay. Pwede na? Yes, hindi po. Okay. Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid natin kay Cristo, lalong-lalo na kay Bro Russia, sa ating moderator na si Bro James, at sa aking katunggali na si Ashley. Una-una sa lahat, pasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng pagkakataon na maibahagi ko yung kaunting kaalaman batay sa Biblia. Papatunayan ko na ipinagbawal ng Diyos, i-venerate o veneration ang lahat ng rebulto ayon sa Biblia. Ang unang utos ng Diyos is, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan ni nanyuhan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas o sa langit. O nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Sapagkat ako'y Panginoon mong Diyos, sa Diyos ay Diyos na mapanibugho. Ayun po, na pinagbawal ng Diyos na huwag gumawa ng anuman lahat na po yun, anumang na gawa sa mga himayin o rebulto. Nagbigay uli ng warning ang Diyos ayon sa Leviticus 26:1. Hindi lang po mga idols ang ipinagbawal, kundi pati na rin ang mga himayin ng hinanyuan o mga himayin na gawa sa bato, at huwag nyo i-bow down o yukurin. Ang Diyos po ay walang katulad at walang kapantay, ni hindi niya ibibigay ang kanyang kapurian sa mga larawan na hinanyuhan. Ayon yan sa Isaiah 46:5-9, sinabi ni Yahweh, saan nyo ako itutulad? Mayroon bang nakakapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuo sa mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga pilak, umapa sila ng mga platero, at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran niya at sinasamba ito, pinapasa nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos, dalangin man ito, hindi makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng pagsubok. Ito ang inyong daanan, mga makakasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyari. Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos, at maliban sa akin ay wala nang iba. At ayon naman sa Isaiah 42:8, kaya hindi ibig ng Diyos gawan siya ng rebulto, imayin o larawan, inanyuan, at ang Diyos ay walang katulad at kapantay. Ayon yan sa Isaiah 42:8, ako ang Panginoon na siya ay aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurian sa larawan na inanyuan. Paano natin sambahin ang Diyos? Ano ang tunay na turo ng Diyos sa pagsamba? Ayon sa 1:23-24. Subalit dumarating na ang panahon, at ngayon nga na ang mga tunay na
sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pasamba. Kinalulugda ng Diyos ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siya sabayin ng Espiritu at Katotohanan. Malinaw po na ang Diyos ay Espiritu at dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Hindi na po kailangan natin ng representang imahin ng Diyos para ipakilala sapagkat makilala natin siya batay sa pagbabasa ng Biblia. Ang Diyos lamang ang nagbibigay otoridad ayon sa Revelation 9:20. The rest of mankind who were not killed by this plague still did not repent of the work of their hand. They did not stop worshiping demons and idols of gold, silver, bronze, stone, and wood, idols that cannot see or hear or walk. Ayon dyan, hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba o i-venerate sa mga demons na gawa ng kamay ng tao, mga diyos-diyosan, ginto at pilak at tanso at bato. Kaya hindi sila makakaiwas sa parusa ng Diyos ayon sa Revelation 21:8. Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumusunod, sumasalampalataya ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamatay tao, mga mapakiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lawa na nagniningas sa apoy at asubre, ito ang ikalawang kamatayan. At okay. Ayon sa mga gawa ng mga apostol 17:29-30. Ayon dito, hindi marapat natin isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiyasnan at katalinuhan ng tao o ng katang-isip ng tao. Kaya dapat tayo magbalik loob sa Diyos na huwag natin gayain ang ginagawa ng mga ninuno natin na pinalipas na nga ng Diyos. Verse 30, at minag-utos ng Diyos na mangagsisi sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kaniyang ipag-hukom sa sanlibutan. Huhukuman ng Diyos ang mga sumasamba at gumagawa o inukit ng mga ributo at dinadasalan ito. Yan po nagtatapos sa akin presentation. Hello? I'm sorry, nakamute pala ako. Sorry, nakamute ako. Okay, so na-wave na natin yung time. May 2 minutes ka pa kanina. So na-wave na natin. Since hanggang doon lang yung presentation mo. Okay, so dako tayo sa first cross-examination ni Ate Ashley ng Roman Catholic. So isa-set ko po ng 7 minutes. Wait lang po ha. 7 minutes. Okay, so, reka muna. Parang nawala si Ate Sarah. Anya pala. Nakamute siguro ako, nakamute. Then, sandali lang ha, sandali lang. Okay, wait namin. Okay. Okay, ready? So, Wait. Oh, I'm sorry. Okay. Wait. Okay na ha? Okay, 7 minutes for the first cross-examination from Sister Ashley. So, mag-start po yung time ninyo when you begin to speak. Okay na? Yes po. Okay, unang tanong. Pinanggit mo ang talatang Exodus chapter 20 verse 4. Ito ba ay patungkol sa pagsamba o paggalang? Tungkol po yan
sa pag da, la, lahat na po dala, lahat na po. Lahat na po 'yun. Pagsama. Hindi isa lang eh, isa lang eh. Okay, okay. Abro, abro, abro. Okay, next question. Okay. Wait lang, bro, James, kapag pakisabi lang, kung pwede lang, pakisabi kay Sarah kung pwede na ako sumagot para at least alam, para hindi ako maano ba, ma-violation ba. Okay, sige po. Si Sir Sarah, kapag tapos na daw po kayo sagot, just say na daw po na next question para alam ni okay. Ma'am Ashley kung kailan kayo, kailan siya papasok. Okay. So, ang sagot po niya, okay, sige po. Start. Okay, pangalo. Ito na. Okay na, okay na? Ay, sige po. Let's start. Bilang pet. Okay. Pet pangalawang tanong. Nagbumanggit ka ng Diyos-Diyosan. Okay. Pwede ka ba magbigay ng kahit limang pangalan na Diyos, ng mga Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? Kahit lima lang. Mga pangalan. Kay Baal. Ano pa yun? Wala na ko alam. Yung si Baal lang. Si Baal, okay, pwede na ba ako mag-anong tanong? Okay. Next question. Okay. Next question. Si Baal ba nag-exist o hindi? Categorical. Yes. Yes. Okay, stop the time. Wait lang po ha. So, yung yes po ninyo, bigyan niyo po ng 20 seconds explanation. I will start the time again. Please play it. 30 seconds explanation sa yes. Okay. Yes, dahil nakita naman natin, nabasa naman natin na ginawan siya na rebulto. Kaya na excess sa. Next question. Okay. Next question. Sabi mo ginawaan siya ng rebulto. Okay. Kapag ba ginawaan ng rebulto, ibig sabihin nag-exist na siya? Oh. Yes, yes. Kasi nakita naman natin na may rebulto siya. Yun na. Time. Next question. Okay. Hello? Sabi mo kasi nakita dahil may rebulto siya. So ngayon, tanong. Saan talata sa Biblia mababasa na siya ay namuhay? Kasi sabi mo nag-exist. Namuhay. Namuhay sa mundo. Kasi nag-exist siya, sabi mo eh. Uh-oh. So that means namuhay siya sa mundo. Pwede ka ba magbigay ng talata na siya ay namuhay sa mundo? Hello, hello. Sandali lang, kinapuputol. Stop time. Sige. Ano yan? May question ko ba? Magtatanong ako. Ipe-play ko yung time ha kasi hindi pwedeng ano siya. Itutuloy ko to. So, ano po? Respond po at sa Ate Asara. Kasi naka-open yung play. Napuputol. Wait lang muna. Sandali. Oo. Stop ko muna. Hello, Ate Asara. Ano ka ba? Okay. So, stop ko muna kung gusto niya. Okay na? Ano ba, iulitin yung question? Baka di niya na ano yung question. Oh, okay. Ate Ashley, pakiulit yung question po para maano po niya. Clear. Sabi mo, okay. Thank you, Bro Rush. Bro James. Okay. Sabi mo, sumagot ka ng oo, nag-exist si Baal. Ang tanong ko, saang talata o pwede mo ba ibigay ang talata na si Baal ay nag-exist sa mundo or namuhay sa mundo? Talata po. Na-exist sa bilang Diyos-Diyosan. Yun ang dapat i-ano dyan. Na-exist sa bilang Diyos-Diyosan na katang-isip lamang, ginawa siya ng tao na katang-isip na Diyos-Diyosan. Na-exist sa bilang Diyos-Diyosan. Okay. Yun, nasa next dito. Question. Okay. So hindi mo pala alam kung ano ibig sabihin na nag-exist. O, katang isip lang. Okay. Kasi po, first warning, wala pong side comment. Okay, go ahead po. Okay. Sunod na tanong.
Ano pa ba itatanong? Ilang minuto pa ba ako, bro? James? 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes pa. So, hey, wait lang. Okay. Sige po. Sige okay. Po. Okay, saglit lang ha. Kahit may babasahin ako. Dito sa aking mahiwagang, sinulat ka na mo. Ako na mga tanong eh. Try ko lang may papasok na tanong. Meron bang oras kapag ka ano? Okay, ito sige tanong. Lang. Stop ko muna. Sige. Wait lang ha, kasi nanak ko pa. Sige lang po. Yung bang ginawa ni Moises na ribulto, mali ba yun? Mali na, yun? Wait lang, hindi pa po siya tapos magsagot. So, okay. Please be careful to listen muna. Ikinakonstruct pa po niya. So, stop muna yung time. Pagkulit po Ate Ashley, yung construction ng buong tanong mo. Ito tapos ito muna. Yung ribulto ba na ahas, mali ba yun? Sasagot na po ako? Opo. Kung mali ba yun na... Ulitin mo. Okay, ulitin ko yung tanong. Yung ginawa ba ni Moises na ribulto ng ahas, mali ba yun? Mali yun kung hindi inutos ng Diyos. Tama yun kung ang Diyos nag-utos. Okay. Pwede na ako magtanong? Sige po, next question. Okay. Yung nagpagawa ang Diyos ng sacred image o ribulto ng kirubin or anghel, mali ba yun? Mali yun kung i-venerate o hindi ipinahintulutan ng Diyos na gumawa ng hangil na ribulto o ganun. Yun. Okay. Next question. Ito, next question. Ginagalang ba o hindi ginagalang ang ribulto na pinagawa ng Diyos? Ginagalang o hindi ginagalang? Kun. Lang. Stop time. Ayun, kun i-worship siya, hindi... Pwede siya basusin, pwede siya i-ano po. Wait lang. Ang categorical po kasi na question niya is, okay. Sabi po niya, dapat bang igalang or hindi igalang? Tama po ba? Opo. Okay, so ang categorical po is, dapat bang igalang or hindi igalang? So, hindi ginalang. Mali bro. Ginalang or hindi ginalang. Sige po, categorical po, sagot po muna. Okay. Ulitin mo muna. Okay, ulitin ko. Ginagalang ba o hindi ginagalang ang ribulto na pinagawa ng Diyos? Ginalang o hindi ginalang? Igagalang siya kung hindi naman siya wini-worship. Pero kung kinasamba na, dapat siya hindi igagalang. Okay, next question. Okay. Sa templo ng Diyos, alam mo ba na mayroong ribulto doon? Oo o hindi? Alam mo oo o hindi? Ulit. Okay, ulitin ko yung tanong. Sa templo ng Diyos, alam mo ba na mayroong ribulto doon? Oo o hindi? Categorical. Alam mo oo o hindi? Sagot po. Oo, meron. Yan ang utos ng Diyos. Next question? Okay, next question. Nung si Jesus ay nasa templo ng Diyos, ginalang ba niya ang templo o di niya ginalang? Ginalang niya ang templo, pero hindi naman siya sa mga ribulto. Bagkus nga, meron siya bagong simbaha, iglesia. Okay, time. Next question. Sabi mo kasi kanina, kung ginagalang pala ang ribulto, bakit ka tumitindig na lahat ng ribulto ay huwag igalang? Igagalang siya kung hindi siya i-verid, o kung ang utos ng Diyos
igagalang natin ang utos ng Diyos. Pero kung hindi utos ng Diyos, hindi natin igagalang. Okay, next question. Okay, ilang minutes pa ba ako, bro? 1 minute, I think. Okay. So, yun na lang, yun lang na-reserve ko ng mga tanong na naisulat dito. Pasok naman sa mga presentation niya. So, yun. Yun na lamang okay. Po. Alright, sige. Thank you so much sa pagkatanong po, sa pagsagot po ng both sa mga debaters. Okay? Reset ko siya ulit. So, 10 minutes po muli para sa iyong first presentation ng Roman Catholic side, negative. So, again, mag-i-start niyong inyong time pag kayo ay nagsalita na. Go. Hello? Sino ba magsasalita? Ay, ikaw po, Sister nag-leave, Ashley. Nag-leave si ano, nag-leave si Inyo Roblo. Nag-leave siya. Ayan na siya. Wala ko sa signal niya. So, nakastop muna. Oo. Okay. So ready? Okay. Kipo, go ahead. Start now. Okay. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at mga manunood pa lang ng debate na ito. At syempre sa aming moderator, napakapoging moderator na si Brother James at sa aming timekeeper. Okay? Si Brother James pa rin. Okay. Sa gabing ito ay patutunayan ko na hindi lahat na mga bagay na inukit ay hindi dapat igalang. Bagkus ay mayroon mismo ipinagawa ang Diyos na mga bagay o mga bagay sa loob ng templo na dapat igalang ayon mismo sa kanyang utos. Okay. Sa Biblia kasi, kung nagbabasa ka lang, kapatid na sa Aram, dapat alam mo no, na mababasa doon na iginalang. Iginalang yung mga sacred images kung tinatawag namin yun. Ngayon, bilang pagpapatunay, babasahin ko po ang mga talata na magpapatunay. Alright, ano, yung aking notes, saglit lang. Okay, babasahin ko ang Exodus 25 verse 8 to 9, 17 to 20 itong nasulat. Ipagawa mo ako ng santuaryo na titirhan kong kasama nila. Ang santuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Verse 18. Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubing upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubing na parihong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na niluklukan ng luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng dalawang tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Okay. Verse 22. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kirubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan sa mga Israelita. O yun, napakalinaw. Ang Diyos mismo nagpagawa ng mga bagay. Kasama doon ang ribulto. Siyempre, bagay din ang ribulto. Ano? Tsaka napakalinaw dito sa Exodus 25 verse 22. Yung sacred images pala is representation ng Diyos na hindi nakikita. Doon siya nakipag-usap. Doon niya ibinigay ang kautusan. See? Napakalinaw. Ngayon, may basihan ba tayo na na magpapakita na ito'y iginalang? Siyempre, meron po. Basahin natin ang Josue chapter 7 verse 6. Ito nakasulat. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanyang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Ayun, see, nagpakita. Nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan. Sa kaban ng tipan, nandoon sa ibabaw ng kaban ng tipan ang mga sacred images o ribulto, ayon sa inyo ribulto, sa amin sacred images ng dalawang anghel. Sacred image tawag namin dyan, sagrado, no? Na larawan. So, mayroon din ba kaming basihan sa Biblia na nagpapakita na iginalang ang men of God o yung mga propeta o mga sinugo, mga messenger. Ayan, complete ko na yan. Basahin natin sa 2 Kings chapter 23 verse 17, ito nakasulat.
Josiah said, "What is that monument I see?" The man of the city told him, "It is the tomb of the man of God who came from Judah and foretold these things that you have just done against the altar of Bethel." He said, "Let him alone. Let no man move his bone." So they left his bones alone with the bones of the prophet that came from Samaria. Okay, ayun, napakalinaw, di ba? Iginalang ng hari. Kung babasahin mo po ang buong konteksto nito, nababasa mo na lahat ng mga diyos-diyosan dito pinatanggal. Pero itong ano, itong monument ng propeta na bones, no, monument ng propeta, hindi pinagalaw ng hari. So yun ay pagpapakita ng paggalang, no? So ngayon, ito, dito tayo. May mababasa ba? Litra for litra. Ah, Sarah, si Becky, ito, makinig ka. Sinabi ni Yahweh, litra for litra to, ah, mga bagay ginalang ayon sa utos ng Diyos. Sinabi dito sa Levitico 22, chapter 1 to 2. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastanganan ang aking pangalan. Ako si Yahweh. O, yan. Napakalinaw, litra for litra, no? Igalang pala eh. O, see? Huwag mo sabihin sa akin, hindi sagrado yung mga, ang, ano, ang, tawag dito, ang, Kaban ng Tipan, ang nandoon mismo. Basahin ko na lang ito kahit hindi naman ano. Exodo 30 verse 26. Maging sagrado ang tuldang tipanan at ang kaban ng tipan. Ayan, litra po litra, sagrado. Okay? So bakit kami mga Katoliko, ganun na lamang katindi at papahalaga namin ang aming paggalang sa mga banal na bagay sa loob ng templo? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Basahin natin. Karunungan ni Solomon chapter 6 verse 10. Makinig ka, Sarah. Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Ooh. Kapag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghatol. Biblia nagsabi niyan. Kapag gagawin mo pala sa paraang banal, ikaw din magiging banal, kaya magkatoliko ka na. Okay? Ngayon, basahin ko. Magbibigay ako kung ano ba ang tawag sa mga taong galit na galit sa mga bagay na banal na ninira, nagwawasak ng mga bagay na banal hanggang ngayon nag-i-exist ang mga tao na yan na ninira ng mga banal na bagay sa loob ng templo. Ito, makinig ka. Mga Awit chapter 74, chapter 4, at chapter 74 verse 4 to 7. Ito nakasulat. Ang loob ng templo hindi nila iginalang. Sumisigaw na nagtayo ng kanilang diyos-diyosan. Ang lahat ng nasa loob na yari sa mga kahoy magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinakul. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid ipinakul at dinurog ng kaaway na malupit. Ang iyong banal na sangkwaryo ay kanilang sinigaan. Nilapastangan nila't winasak ang templong banal. Ayan. Biblia nagsabi niyan, mga kaaway. Yan, mga kaaway pala ng Diyos, yung mga taong galit na nagwawasak ng mga bagay, na mga banal. Yan, ngayon alam mo na yan. Okay, ngayon naman, kami mga Katoliko, saan ba kami kumukuha ng basihan mula sa Biblia na ang Diyos hindi magagalit kapag gumawa ka ng mga bagay para sa kanyang kabanalan? Siyempre, meron tayong mababasa niyan. Sa Unang Hari, chapter 7, kung basahin mo napakaba, yan, wala na akong time magbasa. Diyan nagpagawa si Solomon ng templo at punong-puno ng mga inukit, ng mga ribulto at mga bagay para sa kabanalan ng Diyos. Ayan. Dito sa chapter 51, natapos ngang lahat ang mga ipinagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh. Tinipon din niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitang inihandog ng kanyang amang si David at tinago sa lalagyan ng kayamanan ng templo. See, napakalinaw, ano? Si Solomon, nagpagawa siya, hindi siya inutusan ng Diyos na gumawa siya ng mga bagay, mga inukit, ng mga ributo. Hindi yun inutos ng Diyos, magbasa ka ng Biblia. Hindi niya inutos yun, pero hindi nagalit ang Diyos. Bakit? Kasi para yun sa kanyang kabanalan. So, ganun din, no? Kasi, ang templo ng Diyos, templo namin, yan, andyan lahat, no? Ang mga sagrado na mga larawan ng mga
ng Panginoong Hesus, siyempre, una-una, ng kanyang ina, ng mga apostol na naghirap, no? Kung ang mga ribulto nga na nilaw si Rizal, inaalala yan ng Bulaklak, how much more, no? Ang mga hero natin, hindi yan hero ng basta-basta ng ating kalayaan, kundi hero ng ating kaluluwa. Ipinangaral nila ang Panginoong Hesus, no? Sila ipinatay. Kung sila ang mga bayaning natin, pinagawaan ng ribulto, how much more pa yan? Hindi yan namin sinasamba. Ang venerate, hindi adoration, magkaiba yon. Ang venerate is paggalang, letra for letra. May mababasa, Levitico chapter 22 verse 2. So, napakalinaw. Ayan. Ilang minuto pa ba ako, Bro James? Brother James? 20 seconds. 20 seconds. So, ayun lamang po mga kapatid. Sana po naunawaan ninyo ng mabuti kahit medyo mabilis para sana lang ay naunawaan ninyo. Yun lamang. At magandang gabi ulit at mapagpalang gabi sa inyo. Okay. Thank you so much po. At natapos ang first stand ni Sister Ashley. So, ngayon, let's go to our cross-examination. First cross-examination ng affirmative. Kung ready ka na po, mag-start on time. You're ready? Choppy, hello? Yeah, rinig po. Okay, okay. Medyo hindi ko naintindihan yung ano kasi choppy siya. Okay, okay, ito lang itatanong, tanong ko. Ayon sa mga pahayag mo, may mababasa ba na dapat i-venerate ang imahin letra for letra? Yes, letra for letra, mga bagay, ang mga ano kasama yun sa mga bagay. Image po, wait, image. Image siya po, me, image. Excuse me, don't interrupt. Excuse me po muna, time us up muna. So kapag nag-umpisa na pong sumagot, hindi na po natin pwedeng interrupt. Okay. At kung gusto niyo po ng ano ng matiwasay na pagsagot, be sure na yung magtatanong is talagang i-fully finish niya yung kanyang pagtatanong, okay? So I will give continual time dun sa pagsasagot ni Ate Sarah kasi na interrupt po siya. Ate Ashley pala, sorry. Ate Ashley, you can continue to ano answer. You have a second pala. Okay. Sabi niya litra per litra. Litra for litra, mga bagay. Ang sacred image po, bagay yun. Kasi generalize na dito mga bagay. Generalize na hindi lamang ang sacred image, kundi lahat mismo. General na yun, bagay yun. Okay, okay. Yun lamang po. Leviticus 22, chapter 1 to 2. Time. So, next question. Next question. Ayon sa inutos. Inutos ng Diyos kay Moses na nagpagawasan ng mga himayin o ribulto ng ahas. Tanong, sino nagutos sa kanya, tao o Diyos? Ang Diyos, pero correction muna ako, objection, hindi po yan galing sa aking presentation. Okay. Choppy next kasi, question. Okay, okay. Next question. Choppy kasi yung ano mo eh, hindi ko na-record kasi choppy. Next question na. Sige, sandali lang. Running time yan. Okay. Kasi kanina hindi klaro eh. Okay. Ito na lang. Paano o saan inutos ng Diyos na gawan siya ng ribulto. Ayon sa iyo na may inutos ang Diyos, pero ang Diyos, may inutos ba Diyos ang Diyos na gawan siya ng ribulto upang i-venerate? Objection ako, moderator. Wala po akong wala. Moderator, objection ako, wala akong presentation na gano'n na... Kasi ito eh, kasi kanina, choppy talaga, as in. Ate Sarah, wait lang po. Pinapakinggan ko pa po yung side ni Ate Ash. Oo. Ate Ash, continue po Ate Ash. Okay. Ano po yun? Objection ako, moderator, kasi wala akong presentation na, wala akong sinabi na nagpagawa ang Diyos, nagawan siya ng ribulto. Wala po akong ganun pwede, na presentation. Okay. Pwede okay. Ba ulit? Kasi ano eh, kanina choppy talaga.
Wait lang po ha. So, ililinaw ko lang yung ano niya, no? So, wala daw pong pin-present si Ate Ash, okay? So, Ate, ano, Ate Sarah, katito po kasi yun. Okay naman po yung signal niya. Kaya lang sa inyo, parang may problema siguro sa inyong ano, signal. Oo, chape-chape. Hindi mo pwede isisi yun doon sa dahil hindi mo siya narinig or something like that. So, kung ganun yung case natin, so, kung ano lang yung mga naintindihan mo, siguro doon ka lang mag-question. Since hindi naman doon niya pin-present yun, so, gumawa ka na lang ng question na according lang doon sa naging feedback sa'yo na mga presentations niya. So, doon ka lang muna. So, let's continue. Next question para tuloy-tuloy tayo. Okay? So, continue the time. Next question, ha? Okay. Ayon sa kaban ng tipan, ayon, sa presentation mo, andun ba ang Diyos sa kaban ng tipan? Nandun ba siya? Makinig ka. Babasahin ko sa'yo ulit. Okay lang ba bro, basahin ko? O baka yeah, running time ko kasi huwag babasahin ko. Yeah, nakaraning siya. Pero pwede mo kang mabasa po. Nakaraning lang. Okay. Exodus 25 verse 22, makinig ka. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa. Sa pagitan ng awa at sa pagitan ng dalawang kirubin, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Malinaw, okay. Litra po litra. Okay, next question. Okay. Nagsalita ba ang kirubin o wala? Nagsasalita ang kirubin. Siyempre, hindi magsasalita ang kirubin. Yung Diyos niya yun ang sasalita. Okay. Sino ang dapat i-venerate, ang ribultong kerubin o ang Diyos na kausap ni Moises? Ayon sa Biblia, siyempre ang Diyos binibirini. Hindi lamang natin i-venerate kundi sinasamba. Pero ang utos mismo ng Diyos na i-venerate ang mga bagay ng mga banal para sa kanyang kabanalan. Okay. Time up. Next question. Okay. Nananahan ba ang Diyos sa mga ribultong kerubin? Ang kanyang presensya po, ang kanyang presensya. Kung inuunawa mo lamang po, babasahin ko ulit. Ito. Ang ayon kung ito gamitan ng sentido common, ang sacred images is a presentation ng Diyos na hindi makikita. Okay. Next question. Okay na. Wala na akong may nasulat. Okay. Slow wave muna ng time. Alright. Okay. Take it. Pause. Reset muna natin. Para sa second stand mo, 10 minutes. Pero teka muna. Siguro, babati muna tayo ng mga nanonood sa ating live. Alright? Ang saglit lang ha. Sinilang ko muna kung kumusta yung mga kababayan natin dyan. Okay. So, binabati natin si Noldan Lacson. Ayoko na basahin yung comment niya ng hindi ano. Roderick Calaugran, go 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 sis Ashley Fermento. Laura Chavista, congrats si Sarah, may nabasa ka, bahala diyan Pastor Ray. Okay. So, sino pa ba? Wait lang. Shout out tong naka-Arabic na pangalan. Ate Sarah, 'di ba nasa Amerika ka, ba't nasa Pinas ka? Okay. Dami mga nag-comment. So, sobrang dami nag-comment. Ulit-ulit yung mukha. Joke. Sige na natin anuhin. Teka naman. Si Love Hope. Batiin natin muna. Sabi ni Love Hope. Nawala. Ang bilis. Bira. Ati Pelmary. Sabi niya. Sige, sambahin nyo na din ako. At hagkan. Okay. Last one. Pili tayo. Wait. Walang iba nata. Lorej Onilongo. Chaiwe, ha? Exactly, because we venerate the person who portrayed it. Like, bilis naman, the hero. Ayun yun. Like Mary and the saints, because they are the heroes of faith. Yan, sabi niya. Okay, si Natasha Camille. Gawa ng tao yung rebulto, hindi pinag-utos ng Diyos, gawa ng rebulto si Jesus, Maria, at sino pa. Sa paanong banal yan? Hindi nga utos ng Diyos na gawain ito ng rebulto. Etc. etc. Then, magandang closing dito is Sanrio. Sino lalaban sa akon paksa rebulto? Wow. Okay, thank you so much guys sa patuloy niyo pagiginig. So, hope na
continue you until that until the end. All right, so let's go to the second stud ni Ate Sarah sa ano, yung pag second stud mo sa yung ano. Okay. Position, mag-start yung time pag nag-start ka ready magsalita. Okay. Hey, buta. Ano ang pagkaunawa ng images veneration ayon sa catholicscholar.org? Libro niyo po to. Definition: honor paid to representation of church and saint. Their purpose is to adorn, intact, and excite to piety those who behold, wear, or carry image or their person according to the Council of Trent. Image of Christ or of the Mothers of God and other canonized saints are to be kept in churches and do honor paid to them, not because there is any vicinity or power inherent in them as image, but because the honor shown to them is referred to the prototype this represent through the worship and reverence to show the faithful really worship Christ and honor the saint who likenesses they display. Malinaw po ayon sa libro ng Katoliko at ng library o libro. Ang image of veneration ay sa true the worship and reverence. Dahil ayon sa 2 Chronicles 31:1, now when all there was finished, all Israel that were present were out to the cities of Judah and break the image in pieces and cut down the globes and thrown down the high places and the altars out of all Judah and Benjamin and Ephraim also and Manasseh, under their had ultimately destroyed them all. Them all, children of Israel, returned every man to his position into their own city. At ayon sa 2 Kings 18:3. Okay. At siya gumawa ng matubig sa harap ng mata ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David sa kanyang magulang. Kaniyang inalis ang mataas na dako at sinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asira. Wait lang po natin, hindi nawala. Chat ko lang po. Hello? Okay. Okay. Hello? Continue. Yeah, continue po. Okay. At siya ay gumawa na matubig sa harap ng mga mata ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ni David sa kaniyang magulang. Kaniyang inalis ang mga mataas na dako at sinira ang mga bahagi at ibinagsak ang mga asira. At kaniyang pinagpuputol ang mga haas na tanso na ginawa ni Moises. Sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinanganlang ni Hustan. Ayon dyan, pinagsisira po
Brick, the image, pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel. Sinasamba na nila mga image at ahas na tanso. Malinaw po na hindi dapat natin i-venerate ang mga bagay-bagay, mga image, rebulto, sapagkat nasa katusan na labis na pinagbawal ni ng Diyos. Okay. Dapat ba natin i-venerate ang rebulto, image, larawan ayon sa Isaiah 17:8-9? At sila hindi titingin sa mga dambana na gawa ng kanilang mga kamay o magkaroon man sila ng pitagan sa ginawa ng kanilang mga daliri maging sa mga asira. O sa mga larawang araw, sa araw na yao, ang kanila mga matibay na bayan ay magiging gaya ng mga dakong binabayaan na gubat at sa taluktok ng bundok na pinabayaan sa harap ng anghel ni Israel at magiging sira. Hindi nila nirerespeto ang dambana kasi iniwan gawa ng kanilang kamay kasi iniwan na nila yun. Kasi sa panahon yon may medyo may ano, basta ganun. Nagali lang. Okay. May magbabasa ba na pinagbawal ang veneration sa mga rebulto, larawan o image na gawa ng tao? Yes, meron. Basahin natin ang Revelation 9:20. There is of mankind who will not kill by this plague, still did not repent of the work of their hand. They did not stop worshipping demons and idol of gold, silver, bronze, stones, and wood, idols that cannot see or near or walk. Ayon dyan, hindi nasi pagsisi sa mga gawa ng kanila mga kamay upang huwag sumamba o i-venerate sa mga demonyong gawa ng kamay ng tao. Kung babasahin natin ang sa Greek word in worship is a strong 64352 mababasa natin sa Greek word na worship is proconio. So, ibig sabihin is to revenge, to avoid worship or revenge. The Latin words are veneru, worship, adore, or venerate. Ayon po. Malinaw na may litra-po-litra na pinagbawal i-venerate ang mga image, rebulto, gawa sa kaoy o gold, service, etc. Yun natatapos ang akin na rebutar. Rebutar. Yan na po. Rebutar. Sorry po. Okay. Ito yung pinaka-final question na ni ng ating negative side. So, i-set ko ulit sa 7 minutes. Ito, siglit lang ha. Okay, huwag tumatawa dyan. Matawa na naman eh. Hindi kasi natatawa ko sa mga comments sa live. Oh, okay. Ready ka na po ba, Ate, no, Ashley? Para sa yung yes, final. Yes, ready na po. Okay. Okay, go ahead. Mag-start ang time. Pag-insulita ka na. Okay. Unang tanong, Sister Sarah. Tanong, meron ka bang nabasa litra for litra, huwag igalang ang rebulto sa Diyos? Yung para sa Diyos? Wala ka mga babasa. Wait, aliwat.
Ulit mo na ulit. Ulit ang tanong, tama ba? Oo, ulit, ulit, ulit. Okay. Meron ka bang nabasa litra for litra? Huwag igalang ang rebulto na para sa Diyos. Okay. Wala kang mababasa dahil walang inutos ang Diyos na gawan siya ng rebulto. Okay. Next question. Pangalawang tanong. Itong Levitico 22 verse 1 to 2, tanggap mo ba na inutos ng Diyos na igalang ang mga bagay para sa kanyang kabanalan? Oo o hindi, kategorikal. Ayon sa pahayag na 'yan, oo siya. Oh, okay. Okay. Paki-direct po 'yung sagot. Kailangan mauna muna 'yung oo or hindi before 'yung extra words, okay? So, sagutin niyo po muna ng categorical, then explain. Sige po. Okay, okay. Okay, respond. Question ba? Sige po, pakiulit nila lang po yung tanong. Okay. Tanggap mo ba itong utos ng Diyos na igalang ang mga bagay na nakalaan, yung mga bagay na inilaan para sa kanya, litra po litra to, inutos niya? Tanggap mo ba ito? Oo o hindi? Leviticus 22 verse 2. Oo, tanggap ko dahil inutos siya ng Diyos. Pero kung hindi inutos ng Diyos, hindi ko tanggap. Okay. Question. Kung wala kang nababasa sa Biblia, tinitindigan mo pa ba yung stand mo, gayong sumasang-ayon ka sa akin? Sandali lang. Napuputol. Napuputol. Okay, stop time muna. Stop time. Paki-clear po muna yung inyong signal. Paki-fix. Wait, wait, wait. Sandali, sandali, sandali. Okay na. Okay, wait lang po ha. Wait. Okay, okay. So, okay, continue. Continue okay, po, okay, okay. Ate Sara. Ate Ash. Okay. Tanong. Gayong sang-ayon ka dito sa binasa ko, tanggap mo. Tinitindigan mo pa ba ang iyong stand na hindi na lahat ng rebulto dapat hindi dapat igalang? Tinitindigan mo pa ba? Oo o hindi? Yes, kasi may litra po litra na nga dapat hindi natin i-venerate ang images. Okay. Yung rebulto ba ng ahas na winasak? Winasak ba ito dahil ginalang o dahil sinamba? Winasak yan dahil ayon doon, inahan yung, ano ba yun, ng okay. Ang tawag dyan, dahil time's up, okay. Next question yan, muna next question okay. Tayo niyan. Next question. Hindi niya nasagot, ulitin ko yung tanong. Sige po. Yung ahas doon sa utos, winasak ba ito? Winasak ba ito dahil ginalang o dahil sinamba? Wait. Taputol-putol. Okay, stop time muna nga. Pakicheck mo muna yung timer. Okay, pakifix mo muna. Kasi sayang yung timer. Sorry. Stop time ko muna. Okay, nakailang muna. Pakifix muna. Okay, okay ka na ba? Okay, okay. Hello? Okay. Sige, ulitin ko okay. Yung tanong, this is Ashley. Hindi ko muna i-ano yung time kasi nakatak naman yung, kasi di pa niya kasi na nag-get in. Sige po, i-question niyo po. Okay. Yung bang pinagawa na ahas, yun ba winasak dahil ginalang or dahil sinamba? Okay. Da-
Dahil doon, pinagsusunog ng kamangyan. Pinagsusunog po yon ng kamangyan excuse me. Ng mga anak ng Israel. Yun wait po. Lang, wait lang. Wait Hello? Lang. May first warning. Teka muna ha. So, bibigyan mo ng first warning si Ate Sarah kasi categorical po kasi yung tanong. Ang tanong po niya, very clear. Pakianong mo ngayong tanong, te? Categorical mo. Okay. Yung ahas ba? Winasak ba yun? Putol ka na po, putol. Wait, wait. Punta na sa bubong. Yok. Yok lang. Okay, pakipix mo muna, te. Pakipix mo muna. Para hindi mahirapan sana. Ang daloy ng ating consumption. Sabihin mo lang kami kung okay ka na. Ha? Medyo matagal ah. Si Sarah, are you there? Ngayon, nag-let din. Chat ko lang po. Chat ko lang. Ayun. Alright. Sana okay na. Okay ka na po, ate? Okay, ano pong yung mic niya? Okay, okay, okay. Okay ka na, ha? So, Ate Ashley, pwede niya po i-refresh yung tanong. I-stop time ko muna kasi unfair naman po sa inyo na hindi niya na, na-consume yung time. Okay, ulit po yung categorical. Okay, yung tanong ko, yung tungkol sa ahas, binasak ba yun dahil sinamba or dahil ginalang? Ay, baliktad. Okay. Oh, wait. Dahil ginalang or dahil sinamba? May categorical po yan, dahil ginalang or sinamba. Tama po, di ba? Oo. Winasak ba yun dahil ginalang or sinamba? Dahil ginalang or sinamba. So, pili po muna kayo dun sa categorical, ginalang or sinamba. Before kayo mag-explain ng inyong 20 seconds allotted time. So, sige po, Ate Sarah. It's okay. Respond. Ayun diyan walang nakalagay. Sa pahayag kasi walang nakalagay. Si or sinababa or iginalang. Bagkos, sinabi dito, pinagsusunog ng kamangyan. Okay, excuse me, kung wala pong sagot sa categorical, next question na tayo agad. Kasi yung rule po natin dito is categorical dapat kung sinunog ba or sinamba. So pag wala po doon yung inyong kung wala po doon sa choices niya, automatically, diretso po tayo sa next question, i-clear mo na lang yan sa inyong conclusion. Okay? Para matupad natin yung ating maigpit na rule. Okay, so, okay, next question na lang siguro po. Okay, tanong. Ito, tanong ko lang to ah. Sa bahay niyo ba mayroong mga image ng tao or yung mga pictures, ganun, image yun, mga larawan? Meron o wala, categorical? Please respond. Pakiulit, putol. Pakiulit. Tapin natin. Hello. Hindi lang. Medyo may rapan tayo nito. May na-internet. May na. Oh my. Oh. Sana may okay. Sige, check mo lang yung signal mo. Okay na, okay. Bro, okay. I-try mo ma i-off yung camera mo, bro. Baka makatulong. Ay, no. Off yung camera. Ay, mahina. I-ano mo na lang. I-close ko na lang. Okay. Nagre-respond na. Paki-off yung lahat ng camera para matulungan si Sis. Test out time ako. Sige. Yan, Sis. Okay na. Okay, okay. Okay, so okay na po ha. So, continue niyo po yung inyong question. Naka-stop time lang po kayo. So, i-construct okay. Mo yung question. Hindi tanong po lang, yung bang bahay niyo, mayroon bang mga image? Meron o wala? Wala. Image ng tao? Meron. Kung image ng tao? Oh, image nga. Oo. Meron.
Okay, meron. Kung meron, kung ito tanong lang ah, kung meron bang sisira o kunyari duduraan yung mga picture na yun ninyo. Sisira, kunyari duduraan, sisirain. Ano ba mararamdaman mo? Wala lang. Ah, so wala lang. Okay. Wala lang. Sabi mo, gawa ng kalaban. I-venerate pag sa Diyos ba dapat i-venerate? Oo o hindi? Ang alin? Sabi mo dun sa rebuttal mo, kapag sa kalaban, hindi dapat i-venerate. Yung tanong ko, yung para ba sa Diyos, dapat ba i-venerate? Oo o hindi? Kung para sa Diyos, kung para, kung utos ng Diyos, kung utos ng Diyos, dapat igalang kung ano man ang inutos ng Diyos. Pero kung inutos ng tao, hindi mo yan igagalang. Okay. Sa templo ng Diyos na mayroong mga ribulto at ni Jesus mismo ay pumasok sa templo ng Diyos, sinabi ba niya na sirain ang mga ribulto doon? Oo o hindi? Wala siyang sinabi. Next question. So wala. So ito next question. So walang inutos ang Diyos, no? Na sirain. So ayung mga yung sa presentation mo, yung mga sinisira doon na mga inukit, para ba 'yun sa Diyos o para sa Diyos 'yun ay Diyos-Diyosan? Yung kay Moises is para sa Diyos yun. Inutos ng Diyos yun. Sinira. Okay, yung tanong ko po ito po, bro, yung tanong ko ganito. Kasi sa doon sa rebata niya, sabi niya, sinira daw dapat sirain yung mga ribulto, yung mga inukit. Ang tanong ko, yung bang pinupoint doon sa rebattal niya, para ba yun sa Diyos o Diyos-Diyosan yun? Okay, so categorical po yung kanyang tanong, para ba daw yun sa Diyos or sa Diyos-Diyosan? So, hindi po, Diyos-Man. Para yun sa Diyos, kasi inutos yun ng Diyos eh. Pero sinira na. Dahil, pinagsusundog ng mga kamangyan. Ayun dun. Next question ko. Ano po ba ibig sabihin ng kamangyan? Kamangyan parang nag-ahasenso ka ng ano, ng mga ribulto. Ahasenso yung mga usok-usok ba 'yun? Okay. Ganun. Next question ko. Yung mga kamangyan ba na 'yun, naniniwala sila sa totoong Diyos na may likha? Oo o hindi? Pakilatag ng verse. Na ano, anong kamangyan? Yung sabi mo, di ba, kamangyan din, sabi mo, yung mga nagsisin. So, hindi, yung... Excuse me. Ito po yun. So, napansin ko, meron siyang categorical. Kung, ano nga yung categorical mo po? Ako? Yung tanong ako ba? Rest of time. Okay. Yung tanong ko, yung kamangyan kasi sabi niya is, yun yung nanira. Okay, tanong ko ito po. Yung mga naninira ba na yun, naniniwala ba yun sila sa Diyos? Oo o hindi? Kung oo, yes. Pwede ka bang maglapag ng ano? Pwede ka bang maglapag ng talata na sila ay naniniwala sa Diyos? Okay. Sige, respond. I-atras lang natin yung verse. Wait, anong verse? Two Kings, i-atras mo ng 1. Umpisa ka sa 1. Basahin mo dahil doon tumutukoy doon sa pag... Basahin ko ha. Stop mo na. Hindi pwedeng stop yan, naka-under tayo niyan. Ah, okay. Okay, so time's up na. So last question na lang to. Okay, last question na lang. Okay, last question. Sabi mo kanina, tanggap mo na mayroong mga ribulto, yung mga pinagawa ang Diyos, na mga images yung kerubin. Ngayon, ang tanong ko po,
kung ang templo ng Diyos ay may image ng mga ribulto at ng at ang Katoliko ay mayroon ding ribulto ng sacred images, nangangahulugan ba na ito ay talagang Katoliko ay sang-ayon sa Biblia? Okay. Respond. Paulit. Okay. Ulitin ko na ba? Okay na bro, ulitin ko na. Ulit. Sali, time's up na eh. Time's up na. Okay. Yeah, since di niya nakuha, pwede na pwede tayo mag-extend. Okay. Alright, so second stud na niya, ano? Mag-second stud na po si Ate Ashley. Okay, rebattle ito. Rebattle, 10 minutes. Pero bago mo na yan, siguro tayo natin bumati muna. Kamamaya. Sobrang init na yung mga sa comment section. Wait lang ha. Babati tayo ng ano. Okay, mga ilan lang naman. Siguro mga tatlo lang. Sabi ni Lorege Onilongo, Pastor Rian Fuentes. So, ang bilis, medyo nahirapan ako magbasa. Okay. So sabi ni, ano, naka-Arabic, ayoko talaga sa ribulto kasi umiiyak. Noldar Lacson, yan ba mga ribulto yan ba? Tunay na mukha ng mga apostol or mukha ni Kristo. Then, sabi ni Bilis. Siguro dyan muna. Medyo di ako makapokus. Ubus yung time natin. Okay, so 10 minutes para kay ano, Ate Ashley. Wait lang. Okay, Ate Ashley, you can start now. Mag-i-start yung time mo pag isalita ka. Okay. Magandang gabi ulit sa lahat ng mga nanonood at mga nagpupuyat dyan. Magandang gabi. Okay. Ito, rebattle ko sa mga presentation niya at sa kanyang rebattle din, no? Ito, isipin nyo guys. Ang aming topic is hindi lahat ng ributo, ang lahat ng ributo ay hindi dapat i-venerate. Ibig sabihin ng veneration is patungkol yan sa paggalang, hindi po pagsamba. Yung ginamit po niya na talata doon sa Exodus 20 verse 4, yun ay patungkol sa pagsamba, hindi sa paggalang, no? Yan. Ginamit niya yun. Ang mga sacred images po, hindi po namin sinasamba. Yun ay ginagalang. Nagbasa ako ng mga talata kanina. Mag-ano kayo, replay kayo mabuti. Okay? Tapos yung ahas na sinasabi pa niya, winasak po 'yun. Hindi siya nagbabasa ng Biblia. Umasa lang sa ano, sa siguro sa mga pinulot niya sa mga pastor na mga talata. Magbasa ka. Winasak 'yun dahil sinamba na ng mga tao, no? Hindi 'yun dahil sa binasak sa dahil sa ginalang, kundi pinasak yun dahil sinamba na mismo nila yung ahas, sinamba. Ang topic natin, veneration, paggalang, tungkol sa paggalang. No, meron ako nabasa litra per litra. Tapos, binasa ko yung litra per litra sa'yo tungkol sa mga bagay sa loob ng templo ng Diyos. Tinanggap mo, sumaayon ka. No? Ikaw mismo, nagsasalungat ka sa sarili mong stand. Alam mo ba yun? Tinatanggap mo yung mga talata na binabasa ko. Dahil sabi mo, kung yun ay inutos ng Diyos. O, ulitin ko, ang ating topic, lahat ng ribulto ay hindi dapat, lahat yun ah, generalize, lahat, hindi dapat igalang. Yun ang stand mo, hindi mo na panindigan. Reply ka sa mga tanong ko sa'yo, tinanggap mo yung mga tanong ko. Tanggap mo litra po litra na sinabi ng Diyos na igalang ang lahat ng bagay. Leviticus 22 verse 2. Tinanggap mo yan. Tapos tatanungin kita ulit, maghihindi ka na naman. O tatanungin kita ulit, pag-uo ka naman, pula-puti yung ano mo eh. Yung ano yung stand mo sa mga sagot mo sa tanong, hindi magkatugma, hindi mo na panindigan yung stand mo kasi ikaw mismo tinanggap mo na dapat igalang
So, ibig sabihin pala, tanggap mo na hindi pala lahat ng mga bagay o libulto ay hindi dapat igalang kasi tanggap mo na igalang yung mga imahe dahil inutos mismo ng Diyos na igalang yung para sa kanyang kabanalan, tinanggap mo yun tapos sasabihin, mag-stand ka ng ganyan, ikaw mismo sa sarili mo, kinontradict mo yung sarili mong presentation. Mag-replay ka, i-replay mo, tinanggap mo. Tapos ano pa yung mga sinasabi mo tungkol, alam nyo guys, magbasa kayo ng Biblia. Sa Biblia, mayroong dalawang uri ng mga bulto. Una, yung Diyos-Diyosan. Pangalawa, yung mga sacred image. Dapat igalang at iginalang yon ayon sa Biblia, Exodus 25. Basahin nyo. Ano? Josue chapter 7 verse 6. Natatira pa mismo din si Moises dyan. Magbasa kasi kayo ng Biblia. Hindi kasi lahat ng inukit ay para Diyos-Diyosan agad. Kasi ang Diyos mismo nagpagawa. Napakarami. Napakarami. No? Ang topic natin is lahat ng imahe hindi dapat igalang. Lahat general yun. Tapos tatanggapin mo na ano? Na nagpagawa ang Diyos na dapat galang, tinanggap mo yung talata na binasa ko, ikaw mismo nag-contradict sa ano mo, sa presentation mo, ano pa yung iba mo mga linatang ganun, hindi ko na maalala. Tapos, ito, magbasa pa ng Biblia, yung mga winawasak na mga inukit dyan is yun yung mga Diyos-Diyosan, hindi po yun yung mga sacred image ng anghel. Tapos buti na lang ito pinagandaan ko pa talaga ito. Sabi, hindi mo man lang ako tinanong kung mayroon bang mababasa sa New Testament na ang Diyos nagpagawa ng libulto, ba yan? Hindi ko na lang din sasagutin para next time at least meron akong reserve, oh, di ba? Magbasa ka. Yan lagi mo sinasabi sa akin, mag-aral ka pa ngayon. Hindi ka nagbabasa kasi hindi mo alam na may mga bagay pala na mga banal na dapat igalang ayon sa utos ng Diyos. Napakalinaw, binasa ko. No? Kahit mismo yung monument, iginalang nga ng hari. Yung mga pinatanggal niya, yung mga Diyos-Diyosan, pero hindi niya pinagalaw yung monument ng propeta. No? Alam mo, Sarah, sa New Testament, meron po tayo mga gumagawa. Si Luke, yan po gawain niya. Kaso hindi lang, lahat kasi hindi na isulat sa Biblia. No? Mababasa mo yung sa Antioch yata, hindi ko lang alam, hindi lang ako sure. Parang sa Antioch yata, yung punong-puno yun yung mga inukit ng mga larawan ng Panginoon, ng mga apostol, lahat-lahat nandoon. Pati yung, kaya, mag-research ka din. No? Tandaan mo, ayon nga kay Bro James, ang Panginoon natin ay Panginoon ng history, tapos hindi ka maniniwala sa history. Magbasa ka din ng Biblia, huwag yung umaasa ka lang sa mga sinasabi ng mga pastor. Ikaw mismo, magbasa ka para malaman mo, di ba? Kasi napapahiya ka lang sa totoo lang. Kasi kami kasi mga Katoliko, hindi kami ganun na magbabash kami ng kapwa namin, no? Hindi kasi kami ganun. Yung mga ikaw kasi, pulot ka ng pulot ng mga talata. Hindi mo inaalam kung yung pa ay para sa Diyos-Diyosan, yung o Diyos-Diyosan ba yun? Hindi mo alam na mayroon palang pinagawa ang Diyos? Nagbabasa ka niyan sa lagay na niyan? Yung mga ikaw mismo, inano mo, tinanggap mo na dapat pala igalang yung mga kung inutos ng Diyos, tanggap mo. No? Tapos ang ating topic is lahat, general yan ha, lahat. Hindi dapat igalang. So kapag lahat, so sinasali mo yan, pati yung mga pinagawa ng Diyos. Tapos tanggap mo yung mga binasa ko, tinatanggap mo rin. So ikaw mismo ang nagtalo sa sarili mo, tinalo mo ang sarili mong stand. Hindi na ako yung tumalo sa'yo, ikaw mismo eh. Ang linaw, basahin mo. Litra for litra, lahat ng bagay na inilaan para sa Diyos ay dapat igalang utos niya. Leviticus 22, verse 2. Yan, magbuklat ka ng Biblia mo.
Okay. So, ayun lamang, Brother James. Ano, ilang ano pa ba ako? Ilang minutes pa ba ako? 2 minutes pa. So, i-wave ko na lang ito para at least hindi naman masyado mapuyat ang ating mga kasama dito. No? Okay, salamat po sa lahat ng manonood dyan. Alright. Thank you so much po sa inyong pag-present, sa inyong last presentation. So, last question na din to. Last cross-examination na rin ng ating formative. So, 7 minutes. Reset ko lang. So, ready na po ba kayo, Ate Sarah? Okay, okay. Okay, mag-start on time pag nagsalita ka. Okay. Ayon sa inyong katikisom, ang mga image ay nire-respeto nyo, yes or no? Yes, nire-respeto. Ay, pwede na ba ako sumagot? Sige po. Yes, nire-respeto. Ang ating topic is kung nire-respeto, hindi sinasamba, nire-respeto. Okay, next question. Sang-ayon ka ba sa Isaiah 7:8-9 na hindi na nire-respeto ng mga tao ang mga damana kasi ayon dito, hindi na tinitignan sa mga damana? Yes or no? Hindi. Ano ba yung pwede? Ay, sorry. Pwede na ba ako sumagot? Sige po, sagot na po kayo. Sumagot na kayo. Okay. Ano, pwede mo ba ulit ibigay sa akin yung verse? Isaiah 7:10-8:9. Isaiah. Or pwede mo babasahin sa akin? 17. Ikaw naman ko sa... Hindi, tinatanong ko lang naman kung pwede. Kung hindi ako magbabasahin. Okay, ganito lang. Okay, basahin mo. Ganito lang. Okay, sagutin mo na. So yung magtanong lang po siya, ay din ang trabaho ng kinatanong, sasagot lang po. So yun lang po muna. So yung magtatanong, trabaho niya is magtanong lang, hindi para mag-request na magbasa. Okay. Kasi tanong lang po James, talaga tayo. Ah, sige okay. Brother James, pwede ko ba ulit tingin sa kanya yung verse? Pwede po, maingi kasi yung bata. Ulitin niya po, te. Sorry. Ano nga po yun, te? Isaiah 7:10-8:9. Isaiah 17. Okay, Isaiah po. Saglit lang ha. Naka-stop time ha. In-stop time ko talaga ito. Kasi Isaiah 17. Yung... Nawala siya. Wait lang. Nawala siya. Ano ulit yung tanong? Pwede ba ulit, ano yung tanong? Pwede ba ulit, tanong ulit? Kasi wala na siya eh. Ayun, bumalik. Ayun. Alright. Ate Sarah, pwede mong paki-reconstruct yung inyong question? Hello? Hello? Pwede mo ba pong ano? Hello. Oh yeah. Okay na po ba kayo? Okay. Paki-construct po ulit. Paki-refresh po ulit yung inyong tanong daw. Okay. Sang-ayon ka ba sa Isaiah 17:8-9 na hindi na nire-respeto ng mga tao ang mga dambana? Kasi ayon dito, hindi na tinitingnan sa mga dambana. Hindi na nila tinitingnan. Okay, sang-ayon ako sa talatang ito kasi nakasulat sa Biblia. Pero yung pag-unawa mo dito sa talatang ito ang problema. Yun ang sagot ko. Next question. Kung ikaw dyan sa sitwasyon na yan o kalamidad ka, tatalikuran mo din ba ang dambana na gawang kamay ng tao? Yes or no? Tatalikuran. Kung yun ay inutos na yung Diyos, kasi ang Diyos mag-utos yan, mayroong dahilan yan kung bakit. So, depende yun sa dahilan ng Diyos, no? So, kung... Pero Okay, ako pa po nagsasagot ako. Wait, okay. Tapusin niyo po muna. Sige po. Kasi mag-uutos na ang Diyos yan, mayroong dahilan yan. So, dito kasi, parang pinarusahan na kasi ito sila eh. Pinarusahan ng Diyos ang Damasco at ang Israel. So, ibig sabihin dito, mayroon silang mga ginawa na ayaw ng Diyos. Okay, so yun po ang sagot ko. Next question.
Anong kailangan gawin upang yung image o rebulto ay maging banal? Yun, ayon po dito sa Exodus, mayroon pong mga inutos ng Diyos kung paano magiging banal yan. Meron yung winiwisikan, yan, nababasa mo dyan sa Exodus. Okay, yun po ang sagot. Alin po? Ano pong version? Ay, so, next question na ba yan? Oo, next. Ano yung tanong mo? Magiging banal? Ano? Image po, image ng rebulto ay maging banal. Ano ang ano? Meron ba mababasa? Sinabi mismo ng Diyos yan na banal. Ito, basahin ko, Exodus 30 verse 26. Maging sagrado ang tulad ng tipanan at ang kaban ng tipanan. Yung kaban ng tipanan yan, nandoon sa ibabaw nito, ang ang dalawang rebulto o sacred image ng kerubin. Yun po ang sagot. Next question. Mali po. Tanong ko, anong kailangan gawin, example, ang mga rebulto na para mag-ang yung image o rebulto ay maging banal? Para maging banal, okay. Ito, oo. Exodus 30 verse 25, basahin ko. Ito. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango at gamitin mo itong pampahid upang maging sagrado ang tulad ng tipanan at kaban ng tipan. Atras ka lang sa verse 25. Next question. Hello? Ah, okay. Okay. Next question. Okay. Nanalangin ba kayo sa Rebultong Santos? Hindi po. Kundi doon sa inirepresenta mismo ng yung ano na yun, santo na yung nirepresenta niya, hindi doon sa Rebulto. Doon yan, mababasa mo, ikaw nagbigay yung CCC, Catechism the Catholic Church, binasa mo kanina. Next question. Okay. Sa ayon sa Isaiah 4:28, sa sangayon ka ba sa Diyos na sa Isaiah 42:8 ang kanyang kaluwalhatian ay hindi niya ibibigay o kapurian sa mga larawan ni Nanuyuan? Sangayon ka ba na hindi niya ibibigay ang kanyang kapurian o kaluwalhatian sa mga larawan ni Nanuyuan? Sangayon ka ba? Oo, sangayon ako. Kung yun ay Diyos-Diyosan, hindi sa mga sagrado. Yun ang sagot ko. Next question. Sangayon ka ba ang Diyos ay Espiritu? Oo, Espiritu. At sangayon ako ang Diyos ay Espiritu. Pero ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay Salita, at mayroon tayong Trinity. Alam ko, naniniwala ka dyan. Ang Diyos din, nagkatawang tao. Okay. Ang Espiritu Santo ba ay may image? Or, ganun. Wala po kasi Espiritu po yon. Pero ang Panginoon po, sa Colossus 1:15, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yun ang sagot po. Bakit nyo ginawa ng rebulto ang Espiritu Santo gayon siya ay Espiritu? Wala po kaming image ng Espiritu Santo. Meron po. La Santissima Trinidad de los Baños City, Bulacan. Santa Sitima po ito ng Catholic Community since 1762. Rebulto? Yes. Sa rebulto ng Santissima, hindi ko alam yan, wala po kaming ganun. Meron. Wala kaming rebulto ng Espiritu Santo. Paano gagawa ng Espiritu ang... Hindi, meron po, meron. Excuse me muna. Okay? Atensya na kayo. Ang trabaho ng magtanong po muna siya ng maayos at finalized na tanong para hindi siya papasok habang sumasagot ang tinatanong. Objection nga ako, moderator. Okay, sige. Pakikigin ko muna. Yung objection ko po, hindi po niya tinatanggap yung sagot ko. Okay po, regardless na po yun kung tatanggapin niyo or hindi, sa malaga lang doon is nakapagsagot kayo.
Oo, okay. Pero sabi niya hindi mayroon. So ibig sabihin nun, hindi niya tinatanggap. Okay nga. So, I will warn Ate Sarah. Depende na po yung sasagot niya, kung ano mo po yung sagot niya, just go with the flow sa argument. Huwag natin siya pag-alaman kung ano yung sagot niya doon. Sa atin lang is, ang trabaho natin is to ask question and to answer kapag tinatanong tayo. Okay? So, I decide to, ano, so next question na natin. Siguro last question na lang ito kasi 27 seconds na lang. So, last question na lang. Okay. Ang last Santissima Trinidad de Malolo City, a Catholic community since 1962. Hindi ba sa Catholic ko yan? Ito, sagot. Luke chapter 3 verse 22, ang Holy Spirit nag-image like a dove. Yan, yan nagbabasa. Okay, tapos na po yung ating ano. Yung ating question and answer at saka yung ating presentation at saka yung debate. So ngayon, we'll be going to our conclusions na. Ang mauna dito ay sino nga po yung ano, negative? Si Ate Ashley, tama po ba? Ate Ashley, meron kang 5 minutes para sa iyong conclusion. So you can start now. Okay. Sinabi kanina ni Sister Sarah, no, yung tungkol sa dambana. Diyos-Diyosan po yun, yung nandoon. Yung dahil Diyos-Diyosan yung mga dambana ni Asiera. Yan. Kasi napupulot ka kasi ng talata. Hindi mo binabasa yung buong konteksto. No? Napakalinaw tsaka yung sinabi mo na ano, yung image, may image po, basahin mo sa Luke 3 verse 22, ang Holy Spirit, nag-image like a dove. Ganyan din yung bumaba yung Holy Spirit nung binautismuhan si Jesus Cristo, di ba? Bumaba yung Holy Spirit sa anyong ano, dove. Ano pa ba yung sinatag mo kanina? So yun, napakalinaw po. Wala pong napatunayan si Sarah sa gabing ito. Siya mismo nagkontradik sa sarili niyang presentation. Okay. Take note lang, ang amin pong topic ngayon is lahat ng ribulto ay hindi dapat igalang yan ang stand niya. Pero tinatanggap niya na ang aking, tinatanggap niya yung talatang binasa ko na may mga ginagalang pala. May mga ginagalang ayon mismo, litra for litra, sa utos ng Diyos. Yun. Tsaka sabi po sa yung mga kaaway ng Diyos, yung mga naninira, yung mga galit sa mga sa mga sacred images, mga kaaway ng Diyos, yun, ngayon alam mo na yung mga taong galit na nagwawasak hanggang nag-i-exist yung mga tao na yan. Tapos sabi mo rin pala kanina yung about sa tinanong kita kung nag-i-exist. Sabi mo nag-i-exist, hindi mo pala naiintindihan nag-i-exist. Ibig sabihin nag-i-exist yung namuhay ka mismo, no? Halimbawa ako, nag-exist ba ako? Oo, namuhay ako, dito ako. Kung di ako nag-exist, katang isip lang yun. Hindi ka nag-exist kasi katang isip ka lang. No? Yun. Yung natitira ko pong ano, ulitin ko lang ang hindi po napanindigan ni Sarah yung kanyang stand. Siya po mismo nagcontradict sa kanyang kasi tanggap niya na mayroon palang mga ribulto ng ibahe na dapat igalang ayon sa utos ng Diyos. Ibinasa ko kanina. Yun. Yung natitira ko pong oras, ilang pang minuto pa ba ako, bro? 1 hour, joke. 3 minutes. Oh, I love it. Okay. Ilang minutes? 3 minutes. Go ahead. Yung natitira ko pong ano, gusto ko i-take time yung pag-shoutout ko sa lahat-lahat ng mga taong sumusuporta sa akin sa AMS. Maraming salamat po sa Barkadahan na JC. Sobrang thankful po sa inyo. Kay Shansai.
kay Sister Anne, dalawa yan sila, si Sister Anne, si Rode, and of course si Sanrio, hindi dapat nakalimutan yan, at si Lorraine, si Art, si Erwin, sino pa ba? Si Daniel, si Concepcion, si Joel, si Charles, si Maki, sino pa ba? Si Susan, ilan pa ba? Take ko yung time. Basta yun, siyempre pala kay Sister Nads, thank you, at saka kay Sister, kay Brother Melchor na lagi nandyan para sa akin, kay Brother Alvin Gitamundo, shout out sa inyo, kay Brother Leonard Panganiban Hernandez, kay Michelle Concepcion, kay Boy Mondragon, ayan Boy, kay Combat Love, ayan, kay Tulip Scapper, ayan yung lahat ng mga nag-message sa akin dyan, thank you po, syempre sa akin napakagandang baby girl na si Jana, ayun, nasa ano siya, tinatawag ko itong baby girl kasi siya yung pinakabata sa JC, no? Si Jana, 17 years old din siya, isang Catholic defender na gusto rin maging defender balang araw. Siya po ay nag-aaral. Okay, yun. So, yun lamang po at winiwaid ko po yung aking natitirang oras. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin at nanalangin para sa akin sa gabing ito. Thank you so much po sa mga lahat na nanonood at makapanonood pa lang ng ng debate na to. Thank you so much po. God bless sa inyo at sa inyong pamilya. Amen. Oh. Thank you. Okay. Nice. All right, 5 minutes para po sa ating affirmative side sa kanyang conclusion din naman. Okay. Set natin. Start time. Pag magsalita na kayo. Napasalamat muna ako kay sa lahat-lahat na tumutok sa mga kaibigan ko. Hello. Kahapon ko lang kasi ito nagawa eh. PC. Maraming salamat kay Kaki, Pasaway, Pilmarik, Chai, Dennis, Remark, Paralax, Love Hope. Salamat sa pag-subaybay. Ayon sa akin, na lubos pinagbawal ang rebulto na gawa ng mga tao po na katang-isip ng tao lamang na ganoon. Tapos yung sa malulus bulakan po na images na Espiritu Santo sa Katolik po yun. Katolik po na may image sila, hindi siya dog kundi tao sa yon. Tapos, malinaw po na may pahayag sa Biblia na lubos na pinagbawal ang paggawa ng image na hinanyuhan mga inukit na rebulto na gawa ng tao, pang ibinirenate. Malinaw po na litra-litra meron po sa pahayag sa Biblia na ayon dito ang dapat hindi natin i-verinate ang mga rebulto. Ganon. Ayon naman sa inutos ng Diyos kay Moises, lubos na po yun nasira lahat. Dahil po sa pinagsusunog na kamanungyan. Okay. Yun na po lahat. Maraming salamat. Meron ka pang 3 minutes? Ano pa ba? Shout out kay Kaki. Oh, hi, hello, wala na. Yun na lang. Okay.
At doon natatapos ang debate nila between Sarah ng Catholic versus Sarah ng freelancer versus Ashley ng Catholic. At syempre, before natin ayan yung ating live, gusto ko munang magpasalamat ang dalawa. Unahin na natin si Sarah. Si Sarah, pasalamat ka sis or meron kang babatiin. Nabigyan kita ng at least 1 minute dito. Tsaka yung mga nanonood, sister. Hmm. Maraming salamat ulit sa pagsubaybay nyo dito. At practice-practice muna. Kaapon ko lang ito nagawa. Practice. Sa mga kaibigan ko ulit dyan na sumasubaybay sa Bible Believers, salamat. Salamat ulit. At yung tambayan namin sa may crossbar, doon kami crossbar debate. Hi kaya, yes. Hi kay Ate Ate Jackie. Yun na po. Okay, at shout out pala sa Crossfire page yan. Nagpapasalamat din ako dyan sa Crossfire Christian versus Muslim. Binigyan nila ako ng t-shirt na meron naka-imprinta na pangalan ko sa likod. And maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo. At syempre, gusto ko din bigyan ng pasasalamat si Sister Ashley. Magpasalamat ka sister sa mga manonood at makakapanood pa nito. Yun, na-advance ko na yung pasasalamat ko kanina. Kasi na, para gusto ko magpasalamat syempre sa Barkadahan, sa AM, sa AMS, syempre, sa lahat ng mga friends ko dyan na tinuturing ko ng ikalawang pamilya ko. Ayan, yung support nila sa akin, nag-uumapaw, no? Sobrang, parang nakakaiyak lang. Sobrang thank you po. Syempre, sa aking si Brother Russia, syempre, ang aming napaka-poging admin dito. Ayan, binati na kita, bro. Sa lahat-lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook, maraming thank you. Yan lamang. Okay. Okay, at Debaters Convention, gusto ding magpasalamat sa aming sponsor, tantra-beda.com at yung ating konsilyo ng mga masaya. At ang ati ding mga nagpuyat dito, isa-isain ko si May Mark, si Bro Alvin, si Loreg nandito, si Bro James, yung ating moderator, si Sister Ned ng In Defense, naka-live din kami doon, si Bro Arch ba ito? At si Bro Ryan, ayan. Si Sanrio at saka si Pastor Wimpitan. At mag-a-announce lang ako ng konting para bukas. Let me check my schedule, ha? Para, hindi bukas mamaya kasi alas 12, this is size na. meron tayo bukas, November 14. Fernando Camacho versus Ali Javier at si Noel Perfecto versus Ali Javier. Ang topic nila ni Fernando Camacho patungkol sa Sabat. Ang topic naman ni Noel Perfecto patungkol sa baboy. Ayan. At si Bro James din merong debate sa ang tamang relihiyon ba to? Okay. At sa November 15, ito na, lalaban ulit si Ali Sultan versus Sanrio. Muhammad ay tunay na propeta. Ayan. At yun lang muna. This is Debaters Convention. Admin Russia, we're out. Thank you. Bye. We're out. Debku. Hindi Berenice, ha? Ayusin mo, Ate Sarah, hindi Berenice. Maganda. 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 May natutunan okay. Na naman ako sa kanila. Na-update na ako. Maganda din yung mga ano, para mga girls din ba? Oo, oh, maganda yan. Parang ano sila, matuto sa Bible ba? Oh, sis na, ikaw na. Oo, ano, gandahan nyo yung ano nyo, conclusion. Importante yung conclusion dyan eh. Ano nyo, gandahan nyo sa susunod. Okay, next time gagawa ako talaga. Kasi meron kasing pabati sa last eh. So talagang, ano, purely conclusion sa last pa. Yan lang yung advice natin.
Okay. Next time, gagandahan ko. Kasi presentation lang yung inano ko eh. Ginawa pa ko. Pero maganda, napakaganda. Ano lang. Siyempre, ako ano din. Kay sister, I think, ano ka sis, mag-join ka ng mga chat sis ba? Ng mga Tagalog? Para ma-practice mo yung ano mo, yung speaking. Oo. Ganun. Pumasok ka sa DevCon minsan. Para ma... Para Berenate. Pumasok kayo sa mga chat room ba? Huwag na kayo dun sa mga written. Para ma-practice nyo yung ano nyo ba? Yung ano pananalita. Oo, yung ano natin. Oh. Yung... Tagalog. Nabubulol ako eh. Oh, kasi ako, ganun din yung style ko eh. Pumapasok ako dito kahit yung, di ba, Bisaya naman ako. Kayo din, Ilonggo. So, mahirap talaga sa atin. Pero yun, practice. Oo. Practice diha, sa badiha. Practice lang sa mandya. Anong sa badiha? Ewan ko kayo. Alam mo. Ano ba yan sa inchik? Ano sa inchik yan? Ha? Ibig sabihin yung sa inchik, sabdiha. Bilis na nga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdulillah. Yung ba naman? Abdulillah. Mga Abdul sila. Alipin ni Allah. Abdullah, alipin ni Allah. Walang karapatan. Hey. Maganda din yung debate ni Sabaktani, no? Ano, Sabaktani? Yung pare? Hindi, yung MCGI kanina versus ay, Islam. Hindi ko na panood. Okay. Maganda din. Oo, oh, maganda din. Sinong talo doon, bro? Sinong tagilid? Nasagot ba ni Bromas lahat o hindi? Ako, ang ganda ng ano ni Sabaktan eh. Maganda din yung presentation niya ba? Pero mas maganda yung laban ni Brother Fernando tsaka nung isang ano, Peking Pastor. Dapat sinasagot niyo na yung ano, pag nakipag-debate kayo ni Romas, yung ginagawa niya na, bakit ginagawa niyo yung parang ano, yung Quran, parang pabango, tapos pinapabango niyo yung Biblia, parang yung mga ganun. Gayahin niyo din ba? Ganun mas tagal eh. Oh, pero, bakit din kayo? Walang pabango. Pero madalasya, maganda yung debate ni Brother Fernando tsaka rin siyang dating pastor doon ng Pentecostal again Muslim. Peking pastor yung tingin ko huling-huli. Ah, yun yung pinagalitan ni ano? Si Pablo nga, di niya kilala pala siya naging pastor dati. Tayo sabi. Ginamit Pablo, di mo kilala? Anong pangalan po? Bago bro, bago. Kasi bago. Yung mga ganun yung mga pastor, yung mga ganun kasi. Pero imam yun, imam yun sa ano, Sultan Kudarat. Pero inalok ng pera yan, sigurado. Kasi dati may experience ako eh. Inalok ko eh. Kana na, Muslim ka na. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Rahman Arrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Oskar Mali. Shaitan malagim. Ano? Shaitan rajim. Shaitan, hindi, si Shaitan maglagim. Bismillah para may shaitan. Barakato. Barakato sa likod ko, si Satan magjerin. But I think Bismillah in the name ata of Allah. Parang ganoon nata yung meaning nyan. Bismillah. Pero okay, maganda yung mga sa Muslim kasi at least maliwanagan sila. Maliwanagan ba? Alam ng peke yung pastor eh. Sabi ko si Pablo, di mo kilala. Ayaw na ayaw nila yung post ko, no? Galit sila. Oh. Eh magtago ka na kasi puguta ka rin. Alhamdulillah. Alala, sa bidalo ko palaban. Abo, bidala! Sabi nga ni Fernando Camacho, bro, sabi ko, bro, ilan na bang death threat mo, bro? Sa akin, dalawa pa lang, bro. Sa iyo, bro. Sabi niya, marami na, bro. Sabi ko, gusto ko din namang maging santo. Ako inam ko na boxing. G-boxing na tayo dito. Yung gloves naman ako dito eh. Sports tayo. Pero lang. Sige guys, alis mo na ako sa lobat. Sige bro James, salamat bro. Thank you so much. Sige, Abdulillah. Abdulillah. Abduling. Okay, bye-bye. Sige bro. Wala ata yung mga Abdul na yan ah. Ano ba araw ngayon? Sunday? Lord's Day? Ewan ko. Wala. Ayaw nila sa Lord's Day kasi. Friday. Sunday na po. Sunday na nga. Po, happy Lord's Day po sa lahat.
At magsimba po tayo every Sunday. Hindi lang every Sunday. Kung may oras ka, kaya nga every day. Every day, every day dapat.